Ang dami pong maganda. Galingan mo lang sa paghahanap. 28 pesos only, mga ka-drasters. Mind you na. Jasters, welcome back to another vlog. And for this vlog, ito na, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa Lazada, Shopee, at sa kung saan-saan na i-share ko sa inyo last video yung how much I spent in a month. So, napanood nyo yun last week. Ito yung next video doon dahil ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga pinagbibili ko doon, kung ba't ganun, umabot ng ganun kalaki ang pera na nagastos ko for that month. Very excited ako ipakita sa inyo to dahil super bet ko yung mga nabili ko. At super need naman din dito sa bahay at need ko rin as a person. Manamang. So, ang una kong binili na lang, ito na lang. Papakita ko na sa inyo. Yes, ito ang mga ka-justers. Kung pinanood nyo ngayon last vlog, meron akong sinapin doon na online shop. So, ito, bumili ako ng shirt from Linya Linya. Kasalanan to ng kaibigan ko. Shout out Leo Benjamin. Nabudol niya ako. Charot, hindi. Fan kasi kami ng Linya Linya. Tapos, ako, dati ko pag gustong bumili ng shirt. Tapos, ito kasi super classic na nila. Tapos, ang dami nilang choices. So, pero ito talaga yung pinag-iisipan ko matagal na. Tapos, bumili si Leo. At, natukso din akong bumili as a inggitera. So, at very happy naman dito kasi classic lang. Tapos, dami-dami. Mga dami-dami. Charot. So, next, ay bumili po ako ng HDMI, mga ka-juster. So, sobrang mura lang nito. Ito lang siya. Bakit ako bumili ng HDMI? Kasi mahilig kami manood ng movies dito sa bahay. Tapos, minsan napapagod ako na ilipat pa sa flash drive yung movie from my laptop. So, lagi ko siyang ginagawa. Tapos, naisip ko, bumili na lang ako ng HDMI para kakabit ko na lang yung laptop sa TV. Yun lang. Yun lang yun ang solve na problema nito. Very mura. Mura na pala ng ganito. Next, ay bumili ako nitong mga extension cord holder. So, meron kasi ako dito extension cord sa kwarto. Papakita ko na lang din sa video na ang pangit nung pagkakasalansan niya. Alam niyo ba yung salansan? So, ginawa ko, ay dinikit ko siya sa wall using this extension cord holder. So, ito ay sobra just in case masira nga pa. Kasi sobrang mura lang niya. Tapos sabi ko, sayang yung shipping kung isa lang. So, just in case bumigay, bumili pa ako ng dalawa. Saka baka may mga magamitan pa for reserve. Nagsaslide pala din to. So, pwede mong islide. Malamang. So, next ay nasira naman po ang earphones ko. Kasi, everyday talaga ako gumagamit ng earphones. Tapos, hanggang pagtulog, siguro may something na atating ako. Sa work, sa pagtulog, sa lahat ng bagay. So, nasira yung earphones ko na binili ko ilang months ago. Bumili uli ako na medyo mas mahal na to ng konti. EMX pa rin at may lagayan pa rin na ganito. So, yung mga ganito ko, 10 na yata. Maganda naman yung reviews. So, sana mas magtagal na yung buhay niya. Ano talaga ng buhay ng earphones sa akin. So, kung may mararecommend kayo ng earphones na hindi masyadong mahal pero matagal ang buhay, comment below, please. Thank you so much. At saka yung ear, ayoko nung wireless kasi ayoko nung gina-charge pa, tapos malolo. But, mas gusto ko pa rin yung wired. So, next ay, hindi ko alam kung na-share ko na dito sa vlog na favorite namin sa bahay ang Korean citron tea. So, ito, wala na laman. So, bumili na uli ako niya ng bago. At yung binili ko na ay apat na ganito dahil yung isang ganito sa amin, 1 month lang yata. Ay, lalagay mo lang sa mainit na tubig or kaya pwede rin sa malamig. Pero dito sa bahay, lagi namin ito iniinom kasi feeling mo nadidetox yung chan mo. Tapos masarap talaga siya. Sina mama, sina papa, lagi nila itong iniinom. At kung isa-search nyo, ang dami niyang benefits, health benefits. Saka nas napapa-okay yung ano namin dito, yung pag-gems namin. Dahil parang nga talagang nakiklense yung chan mo pag iniinom siya. At masarap siya. Kesa mag-juice ka, mag-honey citron tea ka na lang. At ang ganda ng lagay, nagagamit ko siya sa iba't ibang mga bagay. Tulad ng, bumili ako ng coffee from Lazada rin ata o Shopee. Basta nalagay ko na lang yung link dyan. So, eto, nilagay ko lang siya dito pero 1 kilogram ng coffee. So, 2 ganito yung napuno niya plus meron pa na natira. Tapos may mga pinagbigyan pa ako. So, ang dami pala ng 1 kilong coffee. Kapeng-kapesete. Kasi nga, di ba napansin nyo sa mga previous vlog ay nahihilig akong gumawa ng coffee. So, ang pinili kong coffee as suggested by my friend, Coffee Robusta. So, dapat pala ang ginawa ko, nagbili ako ng iba't ibang flavor like 1.5 kilo ng
Barako, ganyan, para matry ko. So, si Ted, nagpakatimawa, kasi ayoko nga nang bili ng bili, gets nyo? So, mas, di ba, mas nakakamura talaga pag bulk. Sobrang mura lang nito, ito lang ang presyo. 200 plus, isang kilo ng coffee. So, masarap naman siya. At, syempre, saan ko to gagawin? Bumili ako ng coffee press. So, may coffee press na ako before this, pero yung pang solo lang, nasira po siya, ay nabasag po siya. So, kailangan kong bumili ng bago at mas nang mas malaki na. So, 600 ml yata to. Yung before ko, 300 ml lang. So, pang isa, dalawa lang talaga yon. Pero ito, yun, napapitimpla ko na lahat dito sa bahay. Dalawang timpla, ganyan. So, very convenient na rin yung malaki at very mura niya. Omega yung tatak. Ito ang presyo niya. Gets. At saka okay talaga yung Omega. Meron akong tumbler. Ang tagal-tagal na sa akin. Nasa akin pa rin. Wala pa rin. Okay pa rin naman. So, coffee press from Omega. Next ay, as a coffee lover, bumili ako na itong, kita nyo ba to? Coffee scooper na may kasama siyang clip. So, while bumili ka ng coffee na nasa pack para hindi mo na din, kung wala ka namang mga container, pwede mong isipit na lang. Tapos, ito na yung scoop. Sobrang cute. Sobrang convenient. Tapos, at least, sukat na yung scoop ng coffee. So, nung wala pa akong mahanap na lalagyan, naka-ganon muna yung, naka-ganon. Ang lagkit ng Korean sitter. Paki yun na yun. Mura lang naman to. May iba-ibang kulay. Pero, dahil mahilig nga ako sa black, lahat na lang black. So, yes, may gold, may rose gold. Pero dahil nga black person, okay na ako dito. So, next, I'm very happy ako dito sa nabili ko na set ng comforter. May bed sheet, may comforter. Ano ba yun? May duvet. Mali, bobo. Basta set siya na may dalawang kasamang pillow. Kasi yung mga usong nakikita natin ngayon sa Facebook sponsored page. So, ang kulay niya ay brown. Lalagay ko na lang dito yung link or yung picture niya sa Lazada. Tapos may kasama siyang ganito na pinapasok sa loob nung comforter hold. Kilt. Kilt ba yun? So, basta set siya. Set na siya at super okay sa paningin. Sa paningin. Super soft naman. Tapos, ang saya pala ng may comforter talaga. Kasi, pag malamig, yung feeling mo, iyakap na yakap ka. Wow, yakap na yakap. Kesa yung ordinaryong kumot. So, sobrang sulit itong nabili ko to. At, inisip ko pa nga kung bili ako ng isa pang neutral color. So, brown yung pinili kong color. Kasi kung black naman, ang pinipipilian ko kung gray or black. So, baka next yung gray yung bilin ko. Kasi yung black naman, parang sobrang dilim naman. Pero, sige, dahil nagustuhan ko na, so baka bumili ako ng next. Pero hindi na ako bibili ng ganito. Kasi meron na akong pang cover ng ganito. So, dun sa video ko last time na how much I spent in the week, shinare ko na pumunta kami doon sa isang store dito sa Tanawan, Batangas. Ang tawag sa kanya ay 28 store. So, lahat ng items ay 28 pesos. So, parang sabi ko, punta tayo dyan. Lahat po, 28 pesos lang. So, huwag kayong magugulat sa mga makikita nyo. Char! So, ito, glass tumbler na may Hello Kitty. So, tatlo yung binili ko nito. Ito ay naiwan lang ni Dangdang, yung pamangkin ko. Tatlong binili ko para dun sa tatlo kong pamangkin. Binigyan ko lang sila kasi wala lang, cute. Ang cute kaya, tas glass talaga. Mukhang mahal. Pag-iinom-inom sila ng juice o tubig, diba? Tas hawak nila. Ang cute nito. So, next, ay nandito siya medyo malaki na. Bumili ako ng rug. Ang ganda kaya! Diba? 28 pesos lang. Hindi ko rin alam kung saan ko ilalagay dito sa kwarto ko. Sabi ko, baka ilagay ko na sa ilalim ng kama. Sa baba ng kama. Ang ganda. O kaya pwede rin kapag nag-work. Laptop pad. Ang ganda na. No? Ang ganda. Okay, yun na lang pala. Hindi ko nagagawin siyang basahan. Nalagyan ko na lang na parang pad for my working space. Workspace, diba? Ang ganda ng design. Ang dami pang maganda. Galingan mo lang sa paghahanap. 28 pesos only, mga ka-drasters. Mind nyo na. Bumili ako ng set ng sipit. Dahil nagandahan lang ako sa kulay. So, pwede rin to sa mga chips. Buksan nyo na, hindi mo nabubuksan. So, sa mga chips talaga. Ganda ng kulay nyo. Very aesthetically pleasing. Super love ko to. Hindi man ako maglalaban. So, baka nga pang ipit-ipit lang to dyan. Para na si mama ko sa inyo kagagamit. Pero baka magkuha ko for mga chips nga, yung mga nabuksan ng mga pagkain, tas hindi na ubos. Okay na rin to. So, next. Bumili ako ng trash can. So, dito kasi yung trash can ko medyo luma na.
sa kwarto at kulay green siya na medyo maniwalag din masakit sa mata. So, nakakita ko ng white na trash can. Ano, mahal kaya ng mga trash can ngayon? Tapos ito, 28 pesos lang. Ang cute pa. So, bumili ako nitong... Hindi ko alam. Basta yun. Ang cute lang niya. Tapos meron siya kasing ano, measurement. So, napusuan ko siya kung gusto ko milk, lalagay sa coffee. Hindi ko pa sure kung ano gagawin ko dito talaga. So, pang ano din to, pang coffee connoisseur life ko. Coffee connoisseur life. At dahil sa kakagitan niya, bumili ko ng dalawa. Hindi ko rin alam bakit dalawa. So, baka pamigay ko na lang kaya tong isa. Pero ang cute eh, di ba? So, kung may kailangan kang i-pour, na kailangan mong i-measure. So, bumili din ako ng metro, no? Na 28 pesos. Happy-happy ko pa dito kasi sabi ko pa, wala tayong metro sa bahay. Sabi ko, may pasalubong ko sa kanya. Ngunit malian ang mga sukat. Hindi naman. Yun din ang downside ng pag masyadong mura yung binili mo. At hindi ko naman din tinignan. Kala ko sa lahat ng metro pare-parehas. Besh na ka-centimeter siya. At hindi siya metro dahil walang meters. Hindi siya meters. Parang mali pa. So, centimeter siya. Ang hirap naman yung ipang sukat-sukat. So, 28 pesos. Kung mahilig ka sa centimeters, okay na din. So, sana magamit pa rin kahit pa paano. At ayun lang, meron akong last na binili nung pumunta kami nga ng Tanawa na trip na yun. At ito, bumili ako ng sports bra. Alam niyo ba na isa lang ang sports bra ko? So, para ma-encourage pa akong mag-workout, bumili pa ako ng isa. So, ang laki. Hindi ko pa sure kung kasya sa akin. Hindi ko na siya nasukat. At medyo, yan, sheer tong likod niya. Wow, sexy na yan. Sexyhan pala to eh. So, 150 pesos lang to sa parang isang overrun shop sa Tanawa. Ayan, mga ka-justers, eto na. Sikat na sikat po itong item na to, mga ka-justers. Sa Homebodies PH, binili ko siya nung sale, nung Lazada birthday sale. Use my link. Bumili po ako ng, hulaan niyo. Just. I got a vacuum. Bumili ako nitong Derma vacuum na sikat po sa sambayan ng Homebodies. So, nabili ko siya ng ito lang. Very mura nga niya eh. So, sabi ko, kinakabahan talaga ako. Baka hindi siya sulit ngayon. Pero, okay naman. Super lakas. Pero may kwento ako. Nung first, nung pagdating niya, ginamit agad namin ng malala. So, yun lang. Ang comment ko sa kanya, hindi siya heavy duty. Tapos, hindi na siya gumana. Tapos, na-bad trip nga ako. Nasabi ko, ba yan? Kakabili lang. Hindi na gumana. Parang, nag-overheat kasi siya kasi nga ginamit ng matagal. Tapos tumawag na ako, i-return ko na. Tapos tumawag sa akin agad yung binilihan ko na shop. Tapos sabi, ma'am, kailangan po muna siyang ipahinga pala pagdating galing sa courier dahil daw kailangan natagtag daw. So, careful din pala dapat. Natatagtag din pala siya. So, ipinahinga ko. Kinabukasan, nag-work na uli siya. So, ayun, ginamit. So, very okay talaga ito palang Nirma. Totoo naman yung hype. Ang lakas ng makeup ng mga kailangan ihigupin. Tapos may mga area dito sa bahay na siguro ngayon lang nalinis dahil nagka-vacuum na kami. At ang ano ko lang sa kanya, walang control yung hangin niya. So, strong siya forever. Ang lakas lagi. Tapos, ayun nga, magaan. Hindi masyadong bulky. Yung mga napapanood yun na reviews, yes, legit siya mga ka-gasters. Ang haba ng nito, hindi naman ako nabibitin. Ang haba niya. So, medyo marami naman din saksakan dito. So, kahit saan mo dalhin. Tapos, may 3 nakasama na nozzles. Nozzles ba tawin dito? May kasamang kineme. So, isa nga itong pangwales. So, ganun siya pangwales. Tapos, ito kasi pwede siyang tanggalin. Gusto ko yung dinemonstrate ko sa inyo. So, kung pinag-iisipan niya ng bumili nito, kung maliit lang naman yung bahay niyo, feeling ko hindi lang siya pang malaking bahay. Kung maliit lang naman yung bahay namin, so, okay na rin to. Pwede siyang tanggalin. Tapos, napapalitan nga to kung pwedeng pang kama, ito, pang sofa, pang kama, at isang mga pang kanto-kanto. Ito. So, very happy ko dito. Hindi naman ako dati masipag maglinis, pero dahil sa Derma, ang sipag ko nang maglinis. Very happy with this purchase. At ito yung talaga yung pinaka-excited ako ng purchase ng Lazada. At naka-add to cart na siya. So, siguro mga 1,600 siya. Pero ng Lazada birthday sale, ay 1,299 lang. Use my link.
ting, char. So, ayun ang mga ka-adjusters. Yun yung mga napamili ko nung March. So, ayun, hope you enjoy this video. At ang dami talagang mga friends ko, ang daming mga subscribers na bet yung mga haul video na kahit minsan ay ayoko na talagang bumili-bili. Pero naisip ko nga na pang content din, eh sige, bumili-bili na rin tayo. At ito naman talaga ay very useful for me, coffee na naiinom, honey citron tea, bet na bet talaga namin dito. So, ayun. Pag-isipan nyo din yung mga binibili nyo. Ako din kasi mahilig manood ng hauls. Tapos may napapansin ko dun sa mga ibang nag-haul, parang saan mo gagamitin yan? Parang para saan? Parang ganun. May mga ganun tayong nakikita sa mga hauls, no? So, minsan talaga, gusto ko lang din dahil cute. Pero isipin mo din, kung magagamit mo yun na matagal, hindi mo maitatambak. So, if you like this video, hope you will subscribe to my channel. I need your subscribe. Charot. At gamitin nyo yung mga links dyan sa baba. Ilalagay ko yung mga links ng mga pinamili ko kung gusto nyo rin silang bilhin. So, syempre, wala yung mga 28 store, pero you can visit 28 store. Marami yata silang branches. At yes, don't forget to subscribe and thanks for watching. Bye, mga ka-adjusters. Nakapagod palang mag-vlog. Diyos ko.